ang headlines noon, history ngayon dahil bilog. Ang balita, Pops Lord. Nako Pops Jay, marami magpapainom ngayon. Oo, eh, maraming mataas ang passing rate sa bar. Oh yes, oo. Oo, eh, congratulations. Ha? Mm-hmm. Pero ngayon wala mga top 10 na individual, mga schools lang daw. Maraming nakapasa. Uy, congrats sa mga nakapasa sa bar exams. And who knows, malay nyo, balang araw, eh, maging presidente rin kayo. Dahil mga Pops, lalo ni mga nag-top, no? Lahat ng mga naging pangulo ng bansa mula 1935 hanggang 1965, eh, mga bar top notcher din. Siyempre, sina Aguinaldo, Magsaysay, Cory Ramos, GMA, hindi naman, Pinoy, eh, hindi naman mga abogado, kaya wala silang paraan na mag-top sa bar exams. Pero ito naman si Erap, eh, minsang nag-bar din, as in behind bars. Kalaboso, ulong. Pero throwback muna tayo sa bar exams ng taong 1972, kung kailan sa 1,902 na kumuha, eh 509 lang ang pumasa. 509 at kasama dyan, ang isang law student na muntik pang hindi makagraduate sa San Beda. Mm-hmm. Dahil nakabaril ng kapwa-estudyante, nakuluan siya ng blue na Volkswagen Beetle ng kanyang pamilya. Hindi pa niya nasabi. At matapos ilang dekada ay magiging pang-16 na Pangulo ng Republika. Si Rodrigo Duterte ang tanging Pangulo natin na hindi nakapag-place sa top 10 spot ng bar exams. Pero ang kanyang vice-presidente naman na babae, eh hindi naging matagumpay nung unang kumuha ng bar, taong 1992. At laging ginagamit yan ng mga nangungutya sa social media. Na sinagot niya sa isang Facebook post na wala raw dapat ikahiya ang mga nag-retake ng bar, lalo na sa labas ng Maynila, na sinasabay na ang isang working mother na nagpapalaki ng mga anak habang nagre-review. Walang dapat ikahiya ang nag-take 2 sa bar. Ayon sa kanya, na hindi nagtrabaho para sa mamahaling law firm, kundi para sa public attorney's office. At kalaunan ay sa NGO na nagbibigay ng libreng tulong legal sa mga mahihirap. Kasama na dyan ang mga magsasaka na inaagawan ng lupa ng malalaking korporasyon. Kaya mga Pops, sa May 9, ang mga boboto ay kailangan sagutin ang tanong. Pipili ka ba ng mabuting puso na abogado o dun kay Attorney Alamano? At yan ang headlines noon, history ngayon. May replay ang tadhana. Dahil bilog ang balita. Balik sa iyo, Pops Jay. Maraming salamat, Pops Lord.